Paborito rin ba ng mga anak nyo ang chocolate cake? Alam mo ba na kaya mong makagawa ng isang masarap na chocolate moist cake gamit lamang ang kawali o kaldero? Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki dahil ikaw na mismo ang gagawa ng sarili mong cake. Napakadali lamang nitong gawin at sigurado kong madali nyo lang itong matututunan. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa, so please keep on watching. Unahin muna natin i-mix yung ating mga dry ingredients. Gagamit tayo dito ng 1/2 cup all-purpose flour, 3/4 cup brown sugar, 5 tablespoon cocoa powder, at 1/2 tablespoon ng baking powder. Mix lang natin yan hanggang mag-combine yung ating mga dry ingredients. At kapag na-mix na natin yan mabuti, proceed tayo sa ating wet ingredients. Gagamit tayo ng 2 medium eggs, 2 tablespoon ng butter, pwede rin ng margarine, at 1/2 cup ng evaporated milk, pwede rin ng fresh milk. Mix lang natin yan hanggang mag-well combine yung ating ingredients. At kapag ganyan na yung consistency ng ating mixture, ay pwede na natin yung ilagay sa ating kawali o kaldero. Make sure lang din na mahina yung apoy natin at tatakpan natin to ng malinis na cloth para hindi bumagsak yung tubig dun sa mismong mixture natin. Then, lulutuin natin to ng 15 minutes. Kung mapapansin nyo ay naglagay din ako ng chocolate chunks, mas masarap kasi kapag merong melted chocolate sa loob ng cake. After 15 minutes ay luto na yung ating cake. Toothpick test lang natin yan. Kapag wala nang kumapit sa toothpick, it means luto na yan and unmold na natin yan. At syempre, hindi kompleto ang ating chocolate cake kung walang chocolate toppings o yung pinaka-icing natin. So, magme-melt lang tayo ng butter, pwede rin ng margarine, and then favorite chocolate brand nyo, tunawin lang natin yan. At kapag tunaw na yan, ay pwede na natin yan ilagay dito sa top ng ating ginawang cake. Kung napansin nyo na medyo dry yung inyong chocolate, yung pagka-melted ng chocolate nyo, pwede kayong mag-add ng butter. Katulad kanina, kung napansin nyo, medyo dry yung aking chocolate toppings, nagdagdag lang ako doon ng butter para maging ganito yung consistency ng chocolate toppings natin. Then, pwede na natin yan lagyan ng pinaka-topping. So, ako, kinudkod ko lang dito yung chocolate. And then, pwede rin kayo dito maglagay ng candy sprinkle kung ano man yung gusto nyo itopping sa inyong cake. Kung gusto nyo naman na mas malaki pa dito yung magawa nyong cake, doblehin nyo lang yung measurement natin and magdagdag lang kayo ng time sa pagluluto nyo. Kung may mga question po kayo ay mag-comment lang po kayo. Sana ay nagustuhan nyo itong ating recipe. Please follow my page and pakilike na rin po. Kain po tayo. See you on my next video. Bye-bye!